mismo narinig ng maraming tao, sa iyo mismo nang galing, Shiny, ha, aka Third Tertiary Kiko Matos, ha, nakakausapin mo mismo si Alvin Aguilar. Tama. So ngayon patunayan mo yan, dahil pag hindi mo napatunayan yan, wala nang maniniwala sa iyo, lalo na sa inyo, Badong and Damamat. What's up sa inyo mga kapenyo, at today meron na naman tayong mainit na reaction video. Gumawi muna tayo dito sa URCC Global mga kapenyo, dahil alam naman natin si Boss Bullet nalalapit na nga ang kanyang laban, at dito sina-challenge niya etong si Kiko Matos at etong si Damamat at si Coach Badong, dahil sa mga binitawan nilang salita noong mga nakaraan na trinastok nga nila etong si Boss Bullet at pinagmumura, at sinabi pa nila dito na etong si Kiko Matos nga daw ang mismo nalalapit dito kay Alvin Aguilar para lang lumaban etong si Boss Bullet. At ganun din ang sinabi ni Damamot, at ganun din ang sinabi naman ni Coach Badong na iseset nga daw nila para ma-schedule to sa URCC. At dito binanata ni Boss Bullet yung mga sinabi nga nila, at sinabi ni Boss Bullet dito na aantayin nga niya at agaran daw na uuwi agad siya ng Pilipinas once daw na ikasa etong laban na to. At eto na mga kapenyo, ay naantay-antay natin, naaamoy ko na mga kapenyo na mukhang malapit na talaga itong laban ni Boss Bullet. At tapos na ang ating hinihintay, dahil mismong kila Kiko Matos na, mismong kay Damamot na, mismong kay Coach Badong na ang aantayin natin, dahil sila na mismo ang nagsabi na maglalakad nga dito kay Alvin Aguilar. So ikaw, Kiko Matos, Badong and Damamat, dito masisira kinabukasan nyo rito pagka hindi nyo napatunayan sa mga tao yung pinagsasabi nyo. Tama. Ako, sinasabi ko sa inyo, lagi ako handa. May laban ako wala, lagi akong handa. Lagi ako nagte-training ng sagad. Regular day in the office sa akin yan. Kaya kayong dalawa, ha, maghanda-handa rin kayo. At huwag nyo nang patagalin yan, ha, dahil narinig na napakaraming tao, especially yung mga mandirigmang umaasa kay Boss Bullet ang bumanggagi ba, na matutuloy ang laban natin dyan sa URCC. At isa na ako doon, Boss Bullet, na talagang nakarinig ng lahat ng to, at ang mga solid na kapenyo ko na talagang umaasa sa labanan na Boss Bullet versus Damamat mga kapenyo. Eto na yung inaantay-antay talaga natin mga kapenyo, no, na napakatagal na mapalaban nga etong si Boss Bullet dito sa loob ng octagon. At ako'y natutuwa dahil nga mismong kay Kiko Matos na at mismong kay Damamot at Coach Badong na nang galing na talagang ilalakad nga daw nila ito kay Alvin Aguilar. At ito yung aasahan nating lahat mga kapenyo, tayong lahat ang saksi dito at tayong lahat ang umaasa dito sa sinabi nga nila, dahil pag hindi nila ginawa ito mga kapenyo, eh mapapahiya sila sa lahat ng mga social media, dahil rinig na rinig natin sa kanilang mga video yung mga pinagsasabi nga nila dito kay Boss Bullet na sila ng araw mismo ang maglalakad kay Alvin Aguilar. Kaya ngayon mismo narinig ng maraming tao sa iyo mismo nang galing, Shiny, ha, aka Third Tertiary Kiko Matos, ha, nakakausapin mo mismo si Alvin Aguilar. Tama. So ngayon patunayan mo yan, dahil pag hindi mo napatunayan yan, wala nang maniniwala sa iyo, lalo na sa inyo, Badong and Damamat. Isipin nyo yung Ground and Pound Gym, nakasalalay din ang pangalan dyan, dahil yung mga pinagsasabi nyo na kayo mismo ang kakausap kay Alvin Aguilar ng URCC para maikasahan laban natin dalawa. Tama. Grabe yun mga kapenyo, yung binitawan ni Boss Bullet doon, talagang tagos hanggang dibdib yun mga kapenyo, no? Dahil nga sinasabi dito ni Boss Bullet, pati yung Ground and Pound Gym nila Coach Badong nakasalalay dito, dahil lahat ng mga tao talaga rinig na rinig yung kanilang pinagsasabi na sila ng araw talaga maglalakad dito, no? At yun yung inaasahan natin, lalong lalo na sa mga solid mandirigma at sa mga solid kapenyo ko, yun talaga yung inaasahan natin para matupad na nga itong laban na to na talagang inaantay-antay natin mga kapenyo. At sana ito na ngayon at ito na yung hudyat para makapasok si Boss Bullet dito sa URCC, dahil alam ko na matinding bakbakan ang ipapakita ni Boss Bullet dito. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kapenyo na manalo matalo tayo dito, solid Boss Bullet pa rin ako mga kapenyo, dahil may bayag si Boss Bullet na labanan ang isang professional at champion ng URCC Global. Ganyan kalupit si Boss Bullet at ganyan katapang na solid mandirigma talaga etong si Boss Bullet. Para mapatunayan nyo, ha, sa mga taong nakarinig, lalo-lalo ka na Kiko Matos sa sinabi mo, pinagmumura mo pa ako. Hoy Bullet, putang ina mo! Umuwi ka muna ng Pilipinas, gago!
Grabe nga naman talaga mga kapenyo, sobrang solido ng mga mura dito ni Utol Kiko Matos mga kapenyo. Kaya talagang ito si Boss Bullet, lalong nagiinit ngayon. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kapenyo, hindi pa pwedeng hindi magre-rebat dito si Boss Bullet. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, magre-rebat at magre-rebat itong si Boss Bullet. At ikaw mismo nagsabi, nakakausapin mo si Alvin Aguilar. Ikaw ulit, kakausapin ko pa si Alvin Aguilar para lang maisalang ka sa URCC. At nanggaling na rin yan dito kay Badong and Damamat, ha? Kay Coach Badong, ha? Si Harin Tarsier at itong si Sugar Ray Estroso, a.k.a. Baboy Damo. Manda ka na, Bullet. Okay. So, alam mo na. So, pagibigyan ka naman ni Mamot, eh. Pagibigyan ka talo, diba? Problem. Ayun na nga, eh. Pagibigyan ka niya, gusto ka na nga niyang makalaban. Oo, sagot. Sagot. Labanan na natin to para mag-iila to. Maset lang nang to ng URCC. Hinihintay lang namin yung date. Diba? Madali lang set up sa URCC. So, tawag ko lang yan sa URCC. Matik na yan. Bakbakan na. So ayan nga mga kapenyo, no? Rinig na rinig naman natin yung sinabi una ni Utol Kiko Matos na siya mismo at tatawag kay Alvin Aguilar para maiset nga to. At sinabi rin ni Coach Badong, isineset na nga nila, inaantay lang nila yung schedule talaga ng URCC para nga ma-schedule nila itong si Boss Bullet versus Damamat. At sinabi naman dito ni Damamat, malinaw na malinaw mga kapenyo, may video na isang tawag nga lang daw niya dito kay Alvin Aguilar, tagang agad-agad masiset nga daw to laban nila ni Bullet. Kaya talagang dito wala nang kawala itong sila Damamat at Coach Badong at itong si Utol Kiko Matos, dahil lahat tayo mga kapenyo rinig na rinig natin. Kaya wala nang atrasan to mga kapenyo, bukang hindi na magiging Casper dito si Damamat mga kapenyo, at bukang tuloy na itong nalalapit na laban ni Boss Bullet. Magaling yung set up si RCC, sa tawag ko lang yung si RCC, mamit na yan, bakbaan na. So ngayon, uulitin ko, pakitaan nyo ako ng prueba na nakausap nyo na si Alvin Aguilar o nakikipag-negotiate kayo kay Alvin Aguilar ng URCC. Papakitaan ko rin kayo ng prueba na darating ako sa Pilipinas. Putang ina, yan ang hamon ko sa inyo. Sinatanong mo ako at sinabihan mo ako na kasahan ko ang hamon ni Estroso. Kundi ka ba naman talaga tarantadong tanga ka? Matagal ko nang kinasahan si Estroso. Pero uulitin ko ulit sa harapan mo, sa pagmumukha mo dyan sa makintab mong ulo. Oo, kinakasahan ko si Estroso. Ikasayo, darating ako. Taragis, ang lupit ng mga binitawan dito ni Boss Bullet na ikasayo, darating ako. At ito na mga kapenyo, yung sinasabi ko sa inyo paulit-ulit sa tinagal-tagal natin na nire-reaction yung mga nakakalaban ni Boss Bullet, mismo si Boss Bullet din, walang pumalag kung hindi itong si Damamat lang. Anong masasabi nyo dito mga kapenyo? Isang professional MMA fighter na talagang champion pa ng URCC ang kakalabanin lang naman ni Boss Bullet, at talagang alam natin na may skill itong si Damamat laban dito kay Boss Bullet. Pero syempre, hindi rin bibitaw ang pambato natin. Gaya na sinabi ko sa inyo mga kapenyo, well-trained din sa jiu-jitsu to ito si Boss Bullet. At matindi rin ang power play nito sa boxing mga kapenyo. Kaya kung talaga magbanggaan to si Damamat versus Bullet, talagang lahat tayo curious. Pero hindi natin pwedeng sabihin na 100% mananalo si Boss Bullet kay Damamat. Hindi rin natin pwedeng sabihin 100% mananalo si Damamat kay Boss Bullet. Talagang 50-50 itong laban na to, dahil nga syempre curious tayo, pro versus well-trained. Yan yung labanan na talagang pinag-uusapan dito at pinag-iisipan natin, no? Pero sa experience, alam natin na lamang si Damamat, dahil syempre napapalaban siya sa loob mismo ng octagon. Unlike kay Boss Bullet, hindi siya napapalaban sa loob ng octagon. Pero sa jiu-jitsu naman, madalas mapalaban itong si Boss Bullet. Kaya hindi rin nila pwedeng ispulin dito si Boss Bullet. Hindi rin nila pwedeng maliitin itong taon to, dahil alam natin na well-trained itong si Boss Bullet at may kakayahan din tong magpatumba ng tao. Kaya nga dito mga kapenyo, sobrang excited na kami, sobrang excited na ako talaga dito sa laban na to. Ito yung pinakamatagal na nating inaantay lahat-lahat mga kapenyo. Sa tingin ko, magiging sulit lahat ng mga pag-aantay nyo, mga solid kapenyo ko, at lalong-lalo na sa mga solid mandirigma ni Boss Bullet. At anyway mga kapenyo, marami salamat dito sa panonood nyo sa panibago ko reaction video. At kung meron pa kayong gusto ipa-reaction video, i-comment nyo lang yan down below mga kapenyo, at lahat yan babasahin ko. Anyway mga kapenyo, marami salamat, at kita-kits na lang tayo sa susunod kong reaction videos. I just wanna say that I feel that our love is real. Should hurry up and see all this.